Welcome back sa ating YouTube channel, mga classmate. So, isa sa mga hindi natin masyadong binibigyan pansin pagdating sa maintenance ng ating sasakyan is yung mga fan. Okay, yung mga fan o mga blower. Okay, kalimitan nangyayari sa atin, aabutan na lang ng overheat dahil hindi gumana yung fan. Diba? So, ngayon, pag-aaralan natin sa video na ito kung ano ba ang mga dapat na tingnan sa ating mga blower. Una, i-discuss muna natin ano bang trabaho ng mga blower, di ba? Kung ito yung harapan ng sasakyan, di ba? So, sa lubong ang hangin, manggagaling dito yung hangin, pupunta dito or papasok sa makina. Yan. So, kung nandito ang blower, sa likod ng radiator, pahigop. Yan. Ito, pahigop din. Pero pag naman ang fan o ang blower mo is nasa harap, ito ay pabuga. Okay? So, bakit hindi pwedeng ito ang pabuga at ito naman sa harap ang pahigop? Okay? Kasi imagine nyo mga classmate, tumatakbo yung sasakyan natin, di ba? Sa ano yan kasi, yung sa lubong ng hangin. Dito at dito tatama talaga yung hangin, no? Hindi naman pwedeng ang hangin natin dito tumatama ang hangin. Tapos yung fan naman natin palabas din ang direksyon, di ba? Kukontrahin lang niya. So useless lang din. So, yun ang ano, pinaka-basic na explanation doon, no? Kasi marami nagtatanong dyan kung magpapakabit daw ng mga auxiliary fan, tinatanong ko saan ang direksyon ng hangin, di ba? Laging galing sa harap, papasok ng makina. Gagawin lang natin, siyempre, tatanggalin lang naman natin yung mga bolt, mga tornilyo niyan, screw, taas, tsaka baba. And then, siyempre, yung electrical wiring niyan, tatanggalin din natin para ma-pull out natin itong fan. Ito yung fan natin mga classmate. So, ang brand niya is Denso. Ito yung slim type. Makita niya naman, payat siya. Bali, gagawin natin dito, yung motor, tsaka yung fan, di-dismantle lang natin. Tapos, tingnan ko, meron pa akong pinturang itim. Linisan ko na rin yung ano, yung pinaka-casing niya, no? Yun, medyo namumuti na. May konting kalawang, pinturahan natin yan.
Ito classmate yung fan motor para do sa ating aircon condenser. Yan. So pagtingin ko wala siyang way para buksan kundi alisin tong mga ano, parang spot or rematche. Ayan. Kasi ganyan siya, payat siya. Wala siyang ibang tornilyohan. So ito hindi ko na muna papakilaman dahil kahit mabuksan ko to, wala akong pang rematche para dito. So nilinis ko na lang yan plus itong ano niya, casing niya, frame, linis ko na lang. Sprayan ko na rin ng ano, ng spray paint na itim, no, para matakpan yung mga ano niya, kalakalawang. Then babalik na rin natin. Mga classmate, ito naman yung sa ano, radiator fan natin. Okay, so meron lang tong ano dito, nut, so tinanggal ko 'yan. Tapos meron siyang mga ano dito, mga tornilyo dito. Okay, para ma-secure yung motor dito sa kanyang ano, frame or housing. Then pag natanggal na siya, yan, tanggal na siya. Yan. Dito sa ano natin, sa mismong fan motor natin. Meron to mga ano diyan, mga lock or retaining lock. Yan. Tutungkabin niyo lang yan, no. Yan. Para mabunot natin to. And then ito muna tanggalin natin tong ano niya, pinaka waterproof na ano niya, connector. Lahin lang. Minsan mahirap, no. Yan. Then pwede na natin siyang buksan. Yun. Yun. So, makikita nyo, maigsi na yung carbon brush niya. Although, maganda pa naman yung play ng spring. Pero yung mismong carbon brush natin, maigsi na. So yan, papalitan na natin yan, mga classmate. Tapos dito naman sa loob, siyempre alisin natin tong pinaka nut nung blade. Ito medyo mahirap lang. Malakas kasi yung magnet. Yun. Dito muna tayo sa ano. Yan. So ito, liliyahin lang natin. Uy, hindi pa naman malalim yung gasgas niya, no? Kita nyo ba? Hindi pa naman malalim. Liliyahin lang natin to para mas maganda yung contact ng carbon brush. So, tingin ko original pa naman to. No? Hindi pa naman siya na rewire or na rewind. Ang original pa naman siya. Then dito sa mismong casing niya, dumilang. No, so lilinisin lang natin 'yan. Tapos itong pinaka ano niya, bearing niya, gagrasahan din natin 'yan, no. So 'yun lang muna, mga classmate. Bibili muna tayo ng carbon brush. We'll be right back.
pagbili natin ng carbon brush, mga classmate, di bali mas mahaba. Ang mahalaga, pasok siya dito. Yan. Bali, tatanggalin lang yung hinang dito, nung luma, bubuksan tong likod. Yan. Ingat lang yung spring kasi baka tumalsik. Then, ipapasok natin to. Tapos, hinang nung panibago. Then, lock ulit natin kasama yung spring. Ito na yung kinalabasan nung pagpapalit natin ng carbon brush, no. Nilihan natin kasi nga sobrang haba niya. Ayan, tapos naihinang na rin natin. Ayun yung gitna, lalagyan muna natin ng grasa bago natin ikabit to. Itong part na to, ayan, niliha ko na rin para mas maganda yung contact ng carbon brush. So, yan lang, lagay dito. Then, papasok na natin do sa housing. Ito na siya, mga classmate, matapos ating malinisan, binalik na rin natin. Okay, sa pagbabalik, make sure mga classmate na hindi siya magbabibrate, no? Tapos, yung mga wire, make sure na hindi tatama pag ikot ng ating mga fan blade. Tapos, siguraduhin natin na walang tinatamaan yung mga fan blades natin. Walang tinatamaan. Okay. So, testing na lang tayo, mga classmate. So, yun lang ang mga maintenance na dapat natin gawin sa ating fan ng mga sasakyan natin. So, kung nagustuhan mo yung ating video, click mo lang yung like, share, at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na gagawin ni Auto Classmate. Maraming salamat!